Sinabal niya pa talaga yung magdana ko para sa kwintas ko. Mabay talaga siyang kaibigan. Kahit walang bayad, tingin ko, magiging kaibigan pa rin natin siya. Kung nga kay Michelle at kay Michael, ang artista sila. Pinayaran sila ni Doña Tomasa upang umarte at magpanggap na kaibigan mo. Kunwari kayo na kaibigan ko, hindi na ako magpapautusin niyo. Kung pwede sana, umalis na kayo dito. Baka mamaya, abutan pa kayo ng init ng ulo ko. Mahirap na. Si Father Sito, ito na kaya ang araw na mapapatawad niya ako? Tama na talaga, Doña Tomasa, ang iyong pagpapadala! Ah! Juan, mukhang nagkasakit na talaga si Cory. Gusto niyo po, tutulungan ko po kayo dito. Sigurado ka? Opo, wala naman po ang gagawin eh. Iba po sa Maynila kayo nag-aral, bakit din na lang po kayo din magtrabaho? Naging magandang araw natin ngayon, ha? Alam niyo po, Father, tinulungan ko po kanina si Doc Ana. Kasi po, wala si Ate Cory. Kailangan niya po ng assistant. At ako po naging assistant niya. Father, ang bait po talaga ni Doc Ana. Biruin mo, taga Maynila pa daw po siya. Eh, mahal niya daw po yung mga tao dito sa San Juan Bautista. Kaya nagbigay daw po siya ng libreng serbisyo dito. Wow, galing ano, ha? Juan, kumusta na nga pala yung tungkol sa nangyari sa inyo ni Michelle sa kanila Michael? Okay ka na ba ngayon? Okay lang po, Father. Pero inis pa rin sa pangluloko nila eh. Diba po, Father, pag nagtiwala ka sa isang tao, gusto mo yung maging totoo sila pa sa'yo palagi. Gusto mo hindi ka nila niloloko. Nauubos na, Margie. Ang lahat ng pangaamong kaya kong gawin para mapatawad ako ni Father Sito. Hindi ito maaari. Huwag nang pa-stress, Doña Tomasa. Sigurado ako sa sasabihin ko sa inyo, matutuwa kayo. Tumawag ng mga private investigators natin. At may nahukay na silang baho sa Doc Ana na yan. Ito, finax na nila sa akin. Bilang na ang maliligayang araw sa San Juan Bautista, yung Doc Ana na yan. Pusing, alam mo po, pag tinatanong ni Father Sito kung okay lang ako, napipilitan lang po akong umuwi. Pero ang totoo po, hindi. Malungkot po talaga ako. Akalain mo, pinagkatiwalaan ko po sila at tinrato ko bilang kaibigan. Tapos lolokohin lang pala nila ako. Bossing, dati po, nangako ako na hindi ko na po hanapin yung tatay ko. Ngayon po, siguro, hindi na rin ako maghanap ng kaibigan ko. Ay, buti na lang po, bossing. Nandito kayong dalawa ni Father Sito. Kayong dalawa po ang rest back ko. Sige po, bossing. Tulog na po tayo. Good night po. Doña Tomasa, bukas na bukas ipapakalat ng buong Friends of Doña Tomasa ang nalalaman natin tungkol kay Doktora Ana. Doña Tomasa? Thank you.
kuha ng huling biktima. Baka dito na mapupunta yung aswang. Malungkot tong malas na to, ha? Bakit? Wala ka nang pambayad sa mga kaibigan mo? Ha? Ayaw na nila sa'yo? Wala nang pambayad kasi... Uy! Good morning, Doña Tomasa. Oh, good morning, Margie. Maayos na po bang pakiramdam niyo today? Oh, I feel like it's the beginning of the rest of my life. Here. Thank you, Margie. Ale, saan mo kayo pupunta? Sa klinik ko, guys, sa makita siya ng anak ko. Naku, kailangan niyo muna mag-isip bago niyo dalhin yan doon. Bakit po? Ay, naku, may sabihin ako sa inyo. Ha? Ayan siya. Totoo ba to? Yes, Doña Tomasa. Today it is. Alam niyo po bang kasalukuyan na ngayong pinagkakalat ng buong FODT ang natuklasan natin tungkol kay Doktora Ana? Ah, va bene. How wonderful. What a beautiful day, Margie. Pasensya na po kung medyo matatagalan tayo ngayon. Nagkasakit po kasi yung assistant ko, si Cory. Pero pangako po, lahat po kayo matitingnan ko ngayong araw. Ito. Sasabihin ako sa inyo. Salamat po, Dodo. Ah, sige po. Arlene Cruz? Huwag kang papagamot dyan kay Doc Ana. Hindi mo ba alam ang balita? Anong balita? Nakapatay ng pasyente yan si Doc Ana sa Maynila, kaya nandito ngayon sa atin. Naku, nakakatakot naman magpagamot sa kanya. Talagang nakakatakot. Ang doktor bumubuhay, hindi pumapatay. Hindi na ako papagamot to. Ano ang sigaw ng bayan? Palisin! Palitan! Palitan si Doc! Nakita ko nila nandiyan na sila. Pansin! Palitan! Palitan si Doc Ana! Pansin! Palitan! Doc Ana, may tatanong po sana ko sa inyo. Ano yan? Totoo po ba yung pinag-uusapan ng mga tao na nakapatay ka daw po ng pasyente? Magala. Kahit galit na po sa inyo, lahat ng mga tao, rest back niyo po ako. Ako pong bahala sa inyo. Salamat, Juan. Palisin! Palitan! Palitan si Doc Ana! Palisin! Palitan! Palitan si Doc Ana! Padresito! 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 Bakit? Nagkakagulo po sa klinik. Naroon po si Juan. Ano? Palisin!
Palitan! Palitan si Dok Ana! Palisin! Palitan! Palitan si Dok Ana! Palisin! Palitan! Palitan si Dok Ana! Palisin! Palitan! Palitan si Dok Ana! Sandali, sandali! 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 Ano ba problema? Ha? Saan ba nagsimula lahat na ito? Ayos! Andito na si Father Sito, Dok Ana! Hindi dapat kinukupkup ng San Juan Bautista ang isang mamamati tao. Nakapantay na yan sa Maynila. At ngayon, nagpauto naman tayo. Ilagay lang natin sa kamay niya ang buhay ng ating mga anak. Ito po, tignan niyo. Kita mo na, Father, niloko niya lang tayo. Ano ba kaya madidilim na sekreto ang itinatago niya sa atin? Teka muna. Wala naman tayong karapatang husgahan siya dahil lamang sa isang artikulong ito. Umuwi na kaya muna kayo. At saka hindi naman pwede yung palagi nila kayong magrarally kapag meron kayong gustong makuha. Sino bang pasimuno nito? Ha? Sige na po, nakikiusap po kami. Sige na, uwi na muna kayo. Sige na po, sige na lang po tayo. Uwi na. Uwi na po tayo. Umalis na sila, napakiusapan ko. Ano man nangyari, Doktora? Ano ba ang katotohanan dito sa article na to? Totoo ba talaga sinasabi dito? Opo, Father. Totoo po lahat ng sinasabi niyan. Nakapatay po ako sa Manila noon. Cheers! Ano naman pong sineselebrate natin ngayon, Doña Tomasa? Ang nalalapit kong tagumpay, Margie. Sigurado akong durug na yung Doc Ana na yan. Sirang-sira siya sa mata ng buong bayan. And that can only mean one thing, Margie. Of course. You're back on top. Cheers! Cheers! Dati, isa ako magaling na surgeon. Number one ako sa mga kasabayan ko. Hello po. Good morning. Hello po, Mrs. Doc, nasa mga kamay niyo po ang buhay ng anak ko. Huwag niyo po siyang pababayaan, ha? Mrs., ang dami ko nang ginawang ganitong klaseng operasyon. Kaya huwag kayong mag-alala. Lahat sila successful. Pangako po kayo na hindi mapapano ang anak ko, ha? Pangako. Sagot ko ang anak mo. Pero nagkakaso eh. May inoperahan akong bata sa puso. Hindi na siya nagising. Wala man lang kaming nagawa. Ang sakit sabihin sa mga magulang. Ay, Doc, kumusta na po yung anak ko? Sorry, Mrs. Patay na po ang anak niyo. Anong ginawa niyo? Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Nawala man lang ako nagawa. At wala na yung kanilang anak. Pero hindi naman ako inalisan na lisensya. Dahil napatunayan naman na wala akong kasalanan. Pero hinatulan ko na rin ang sarili ko. Ipinangako ko na mula noon, hindi na ako tatapak sa kahit anong OR. Dahil ayoko na makapatay ulit. Hindi ko matanggal sa isipan ko. Kung naging mas magaling lang akong doktor. Siguro buhay pa yung bata. Kaya ako nandito sa San Juan Bautista. Para makapagsimula muli. Pero ngayon, sirang-sara na rin ang pangalan ko dito. Anong balak mo, doktor? Kailangan ko nang umalis, Father. Umalis? Kailangan ka rito sa San Juan Bautista. Wala nang magpapagamot sa akin. Wala na akong silbi.
oras na para umalis ako. Father, sana po matulungan natin si Doc Ana. Mabait naman po talaga siya eh. Nagkamali lang po siya. Alam mo, Juan, sa tingin ko eh, may daladalang mabigat na problema si Doc Ana eh. Alam mo yung pagsisisi sa kanya ng mga tao dito, maliit lang yun. Mas malaki pa doon ang patuloy niyang paninisi sa sarili niya. Wala naman po talaga siyang kasalanan eh. Pero hindi ibig sabihin noon, eh hindi na natin susubukan tulungan siya. Alam niyo po, Father, nakita ko po sa kanya na gusto niyang tumulong. Tsaka ang bait-bait niya po. Tsaka kita-kita po yung totoong pagmamalasakit niya sa mga pasyente niya. Kaya nga po siya siguro tumigil eh. Kasi hindi niya kayang tanggapin na masaktan niya ang isa sa kanila kahit di niya sadya. Alam mo, hindi ko alam kung paano. Pero kailangan maibalik ni Doc Ana ang tiwala niya sa kanyang sarili para matigil na yung pag-iisip niya na kasalanan niya ang nangyari. Sana po, Father, hindi po huli ang lahat. Opo. Apo. Kano? Yun po, yung malaki. Opo. Ba't yung bald po? Ano? Sige. Ating oras na lang, alis na yan. Juan! Pwede ba? Huwag na kayo makulit. Ang dami-dami na nga ng problema ko, dadagdag pa kayo. Juan, gusto lang naman namin mag-sorry ulit. Tsaka magpaalam na rin. Ang kulit niyo talaga! Michael! Kuya! Michael! Kuya! Lester, anak, dalian mo naman. Bilisan mo. Malilita. Uwi! Tanggalan mo ng batang po. Nay, ang sakit ng tiyan ko. Ha? Ang sama ng pakiramdam ko. Bakit? Ha? Ano? Ay! Ay! Diyos ko! Stay! Tulungan mo ako! Malikot! Sandali! Sandali! Ay! Diyos ko! Sandali! Anak ko ba? Diyos ko! Eto na! Michael! Kuya! Chill. Aray ko. Chill. Aray. Michael, kuya! Father, tulong! Ano nangyayari? Hindi ko po alam, Father eh. Bigla lang po sila nagkaganyan habang nag-uusap kami. Father, dali po kaya natin sila kay Doktora Ana. Baka hindi pa po yung nakakaalis. Eh, sige, sige. Dito ka kayo, Michelle. Manan! Tulungan niyo po kami! Tulong! Announcement. Mga biyaheng Maynila, aalis na po tayo. Inuulit ko, biyaheng Maynila, aalis na. Kaya yung mga pasahero, maghanda na kayo. Buksan niyo to! Buksan niyo to, Pinta! Kailangan namin ng tulong! Makasukin niyo kami! Buksan niyo to, Pinta! Thank you.
epidemic na dumating dito sa San Juan Bautista. Eh, ano nga magagawa natin? Eh, wala nga tayong doktor dito ngayon. Magpapadala ako ng mga doktor na dilumpasa dyan. Bakit po parang tuwan-tuwa kayo? May epidemic. It is my time to shine, Margie. Oh, ito ka na! Ito ka na! Juan! Ah! Oy! Oy! Juan! Ah! Ay, kayo mga taga-kabatiran! Hindi ka na makakapang biktima ulit. Ngayon lang ako, napadpadito. Mas malakas sa akin ang aswang na hinahanap nyo. At siya ang papatay sa inyo! Mahirap naman po talagang kalabanin yan si Doc Ana, Doña Tomasa. Hero, anghel, bayani, yan ang tawag sa kanya ng mga tao. Sinubukan kong manalo ng tama, pero ayoko na.